Yon. Ang sarap. Today, gagawa naman tayo ng Kangkong with oyster sauce and bacon. Yay! First step, isiset lang natin ng low heat yung pan. Then, maglalagay tayo ng mga 1 tablespoon ng cooking oil. Konti lang yung ilalagay nating cooking oil kasi mag-o-oil pa tong bacon. Yan, halu-haluin lang natin. Yung bacon, no, hiniwa ko ng maliliit kasi ano, palulutongin natin to. Gagawin natin tong toppings, yan yung lalagay natin sa ibabaw. So, hintayin lang natin siyang mag-golden crispy. Yan, no? Tulad yan, malutong na. Pero ano, no? Dahil sa maraming itong oil, babawasan natin yan. Huwag natin na gamitin lahat yung oil na yan. So, magtitira lang tayo ng konting oil. So, i-set aside natin. Then, magigisa tayo ng garlic. Then, sunod natin yung onion. Yan, sutay-sutay lang. Halo-halo lang. Next, lagyan natin yung kangkong stem. Bali, ang ginawa ko dito, no, hiniwalay ko yung stem dun sa pinakadahon. So, una nating lulutuin tong stem kasi mas matagal tong lutuin eh. Mas mabilis kasing lumambot yung, ano, ma-overcook yung dahon. So, una muna nating lulutuin yung stem para lumambot-lambot na siya ng konti. Yan, medyo malambot na. So, lagyan natin siya ng oyster sauce. Yan, oh, ang bango. Hmm. Parang sizzling ano eh, oh. Ang bango eh. Then, lagyan din natin siya ng soy sauce. Then, lagyan natin ng konting tubig para magkaroon na sabaw. Halu-haluin lang natin. Then, next, lagay natin yung sili yan, para may anghang. Isang sili lang, pero depende sa inyo kung gusto nyo ng maraming sili. Kung gusto nyo maanghang na maanghang, okay lang naman na maglagay kayo ng maraming sili. Nasa inyo yan. Then next, lalagay natin yung cornstarch na dinissolve natin sa tubig. Bali, ang ginawa ko rito, 1 tablespoon na cornstarch tsaka 1 tablespoon na tubig. Idodissolve lang natin siya sa maligam-gam. Then, ilalagay natin dito sa kangkong. Ano yan? Parang yan yung magiging pampalapot niya, niyang sauce. Yan. Then, lagay na natin yung ano, yung sa huli yung ano, yung dahon. Yan yung ating finale. Saglit lang natin lulutuin to kasi para crunchy pa yung ano natin, gulay. Mas masarap kasi ito kung crunchy. Yan. So, okay na. Patayin na natin yung kalan. Ipi-plating na natin to. Sa pag-plating na ito, no, lalagay lang natin yung bacon kanina na crunchy na nung malutong sa ibabaw. Yan! Diba? Ang bango niyan. Ay nako. Ang sarap. Ay nako.
iba talaga, iba. Yehey!